Let there be praise. Sa bawat isa, kayo po'y nakikinig at nakasubaybay sa programang Let There Be Praise, Let's Glorify God Through Songs of Praises. At yamang ngayon po ay araw ng Martes. Ako pong inyong makakasama sa ngalan ni Sister Zara, Sister Jael. At dahil po ngayon ay Holy Tuesday, March 26, 2024, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Glory to God. At ngayon pa lamang po, atin na pong ipaganyay ang ating programa sa pamamagitan ng pag-share ng link ng ating Facebook Live sa inyong mga kaibigan, kakilala at sa inyong mga mahal sa buhay upang sila'y ating makasama sa pakikinig ng mga papuring awit at gayon din ay upang sariwain ang mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Glory to God. At para po sa inyong mga pabati at para sa inyong mga song request, maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0920-593-0336. 0920-593-0336. At sa ating pong mga ka-live na nakasubaybay sa ating Facebook Live, pwede din po kayong mag-chat or mag-comment ng inyong mga pa-shoutout at ng inyong mga song request. Glory to God. At sa mga sandaling ito, tayo po muna ay makapakinig ng mga papuring awit handog sa Panginoon. Let there be praise! To show.
Let there be praise. Let there be praise. So
Let there be praise. We sign on. We keep on searching. We make our acting realistic. We play the best song. And we keep on speaking the word of God. Because we know it's good for you. Listen to Life Radio. Your life, your radio. Yero ba ang hanap mo? Tara na dito! One Still 20, located at Maharlika Highway, Barangay Canluran Mayaw, Lucena City. With their contact numbers 660-2979 and 710-9471. De kalidad, subok na matibay, pang matagalan, presyong abot kaya. One Still 20, introducing Prime Deck with their available thickness 8.0 millimeters and 1.0 millimeters. Touring rig na pinatibay with stiffener in every rig. Genova tile with its pitch height 30 millimeters. Available in any colors. One Steel Trading, located at Maharlika Highway, Barangay Canluran Mayaw, Lucena City. For inquiries, you may contact us 660-2979 and 710-9471. One Steel Trading, yerong long lasting. Also available installation, sea purlins, trusses, louvers, stainless plain sheet, modified cladding, and accessories. If gusto mong mag-aral, magtrabaho o magbakasyon sa Australia pero hindi mo alam kung paano magsisimula, may mga expert na willing kang gabayan every step of the way. Apply with confidence.
apply with Rouse. Rouse Visa Consultancy. Ang Rouse Visa Consultancy ay pinangungunahan ni Attorney Ray Aquino, isang registered migration agent with MARN number 1279638. Kaya siguradong legit ang lahat ng transactions mo. Mula sa paghahanda ng mga documents hanggang sa makalapat ang mga paa mo sa Australia, aalalayang ka nila. Kaya tawag o text na sa 0968-594-6525 o sa landline number 322-5665. Area code 042. Apply with confidence. Apply with Rouse. Rouse Visa Consultancy. May problema sa mata? Nako! Huwag nang hayaang lumala yan! Bago mahuli ang lahat, punta na sa iTech Design Optical Center. They offer complete eyeglasses at a very affordable price. Meron din silang special lenses, gaya ng transition, progressive transition, at multi-coated lens. You can get it in just few minutes! Bukas sila mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Main Branch, Quezon Avenue No. 63, Barangay San Diego, Zone 2, Tayabas City, in front of UCPB. Branch 1, Unit C, Ground Floor, PNN Building, Merchant Street, Lucena City. Branch 2, Number 19 Quezon Street, Santa Catalina, Pagbilao, Quezon, in between City Hall and Public Market. For more information, mag-text or tumawag sa 0967-267-1791 at 0967-423-3632 or 0918-547-7465 and look for Miss Ara or Sir JR. iTech Design Optical Center. Your eyes, your sight, our priority. They also have fashionable contact lenses. Ito ang DZAT 1512 kHz Live Radio, ang pinakamalakas na AM radio station sa Southern Tagalog Region. Life is a journey full of ups and downs. Life can be so good. Some situations can be gloomy. And I'll praise you in this storm. Some are filled with happiness. In whatever situation you may be in, just trust in the Lord and let there be praise. Let there be praise. I sing
Let there be praise. Po ang ating Panginoon. Kayo po'y nakikinig at nakasubaybay sa programang Let There Be Praise. Let's glorify God through songs of praises. At ang isa sa awitin na ating napakinggan ay ang 10,000 Reasons na isinulat at inawit ni Matt Redman nakasama sa kanyang pang-10th album na mayroong parehong pangalan o title na 10,000 Reasons. At ito po ay na-release noong May 24, 2012. Kaya ang awiting ito ay nagpapakita ng walang hanggang pagpupuri at pagpapasalamat sa kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga dun sa awit, "Bless the Lord, O my soul. O my soul, worship His holy name." Kaya ang Diyos ay nararapat ng ating mga pagsamba at pagluluwalhati. Sapagkat sa bawat pagkakataon ng ating buhay, lagi nating nararanasan ang kanyang makaamang presensya at pagmamalasakit. At sa mga pagkakataong ito, mga ka-life, atin pong babatiin ang ating mga ka-life na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito ng Tuesday, March 26, 2024. Kaya kung meron po kayong mga kakilala na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, maaari nyo po silang ipabati at tayo po ay makikigalak sa kanilang espesyal na araw. Atin pong minabati ng happy happy birthday si Brother Mateo Nebur, Sister Neri Kawamura, gayon din kay Sister Jana Halel, Sister Babylin Manawat, gayon din kay Brother Ian Penos, Brother Abelardo Ladringan, at gayon din sa ating mga ka-life sa Bay Laguna. Belated happy birthday po kay Sister Thea Kadagan, Sister Venus Kadagan, at sa aking inaanak na si Zain Kadagan. Gayun din sa aking former pupil na si Ashley Suyum. Happy happy birthday po, at nawa po ang higit na pagpapalakas at biyaya ng Diyos ay sumagana sa inyo kasama ng inyong buong sambahayan. Glory to God. At gaya po ng nabanggit ko kanina, mga ka-life, dahil ngayon po ay Holy Tuesday, ay pag-uusapan po natin ang ilan sa mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kasi nga, sabi nga po ng mga Bible scholar, kung lahat ng miracles na ginawa ng Diyos ay ng ating Panginoon ay ating tatalakayin, hindi po natin matatapos yon hanggang alas 5 ng hapon. Kaya pipili lang po tayo ng ilan sa mga himala na ginawa ng ating Panginoon sa hapong ito. At ang ating pong unang
pag-uusapan na himala na ginawa ng ating Panginoon. At sinasabi nga po na ito ang kauna-unahang ginawa niyang himala ay ang paggawa ng tubig bilang wine. Ayan. Turning water into wine. Jesus changed water into wine. At ito po yung mababasa natin sa aklat ng Juan. Sa dalawa, ang talatay, mga talatay 1-11. Kaya ang himala pong ito ay nangyari sa isang kasalan sa Kana sa Galilea. At imbidado po dito si Maria at si Jesus at ang kanyang mga alagad. At dahil nga sa dami ng tao ay nagkulang yung alak na kanilang isineserve sa mga bisita. At sinabi ni Maria na sinabi niya ito kay Jesus. Ngunit sabi nga niya ay hindi pa ito ang aking tamang oras. Pero ipinag-utos niya doon sa mga naroon, mga alipi na yung 6 na banga doon ay lagyan ng lamang tubig. At ito ay kanilang sinunod at pinuno ang banga ng tubig. At halos umapaw ang banga. At pagkatapos ay sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. At nang ito'y kanilang dinala doon sa namamahala at tinikman, ang tubig ay naging alak. Ayan. So sa tradisyon po na ginagawa nila doon, ang unang isineserve na alak ay yung pinakamasarap. Yun ang unang inihahain. At ang pinakahuli ay yung pinakamababang uri ng alak. Pero sabi na nagtaka yung namamahala doon sa handaan, bakit yung pinakamasarap ay napunta doon sa huling isiserve. At nauunawaan ng mga alipin sa likod noon na hindi niya kasi alam na yun ay galing sa Panginoon. Kaya ito po yung unang himala na ginawa ng ating Panginoon. Ang gawing alak ang tubig sa Kana sa isang kasalan. Ayan. So makikita natin dito mga ka-life na ang ating Panginoon kaya niyang gawing extraordinary yung isang ordinaryong bagay. Kaya kung titingnan natin, tubig lamang yon. Pero dahil sa makapangyarihang kamay ng Panginoon, yung ordinary naging extraordinary. Kaya sabi nga nung pinakatagapamahala, bakit yung sabi doon sa John 2 verses 9 to 10, when the master of ceremonies tasted the water that was not wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. A host always served the best wine first, he said. Then, when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine, but you have kept the best until now. Ayan. So, ordinary things can become extraordinary when they are blessed by God. Kaya tayo bilang mga tao, maaaring gumawa ang Diyos sa atin ng higit na extraordinary sa ating buhay. Dun sa inaakala natin na mga bagay na hindi natin magagawa sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon, nagaganap sa ating buhay. Kaya di ba may mga bagay tayong hindi inaasahan na mangyayari, pero dahilan sa mga ating pananampalataya sa magagawa ng ating Panginoon hanggang sa ating panahon ay nararanasan natin ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Ayan po. Ang pangalawa po mga ka-life na himala ng Diyos ay ang pangalawa sa ating pag-uusapan ay ang himala na ginawa ng Diyos sa isang alipin ng centurion o centurion servant. At ito po yung mababasa natin sa Matthew chapter 8 verses 5 to 13. Ayan, so makikita po natin sa kwentong ito na yung isang
alipin ng sentoryon ay nagkasakit. Pero dahil nga po siya ay yung kanyang leader ang pumunta sa Panginoon sapagkat naalaman niya na naroon ang Panginoon sa kanilang lugar. At sinabi ng Panginoon na pupuntahan niya yung alipin doon sa kanilang dako, pero sabi nung ng sentoryon ay gaya niya na siya isang pinuno, kapag sinabi niya ay ginagawa ng kanyang mga pinamumunuan ay ganoon ang kanyang pananampalataya. Na kahit hindi pumunta ang Panginoon doon sa kanilang lugar ay gagaling yung kanyang alipin basta at sabihin lamang ng Panginoon. At dahil doon sa gayong uri ng pananampalataya ng sentoryon ay namangha ang Panginoon sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi niya doon sa verse, sabi nung sentoryon sa Capernaum doon sa verse 8, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin mo lamang po at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at nasasakupang ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, at siya'y lumalapit. Kapag sinabi kong sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na at mangyayari ang hinihiling mo. Ayon sa iyong pananampalataya, sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Ayan. So makikita po natin dito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Nung ang kapitan ng kanyang alipin ay may sakit, kaya kahit na hindi na niya dinala yung kanyang katulong dahil nananampalataya siya doon sa malaking kapangyarihan ng salita ng Panginoon, namangha din mismo ang Panginoong Jesus doon sa kalakhan ng kanyang pananampalataya. At ang sabi doon sa verse 13, umuwi ka na at mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Kaya sa atin din po tayo mga minamahal, may mga pagkakataon sa ating buhay, di po ba, na tayo ay may mga hinihingi o hinihiling sa Diyos. At minsan bilang tao, hindi maiwasan na tayo ay magkaroon ng pag-aalinlangan. Ito ba'y ibibigay ng Diyos? Ang tagal naman ng sagot. Parang ang tagal ko nang nag-aantay. Pero sabi dito mga ka-life, kapag pinanghawakan natin yung ating pananampalataya at lubos nating pinanghawakan na ito'y gagawin ng Diyos, ito'y papangyarihin niya sa atin. Kaya gaya ng kapitan na ito, ng Capernaum, ito rin yung ating maging damdamin na ating laging panghawakan na may buong pananampalataya ang lahat ng bagay na ating hinihingi o hinihiling sa ating Panginoon. Glory to God. At sa pagbabalik po ng ating programa, patuloy po nating tatalakayin ang iba pang mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Glory to God. At para po sa inyong mga song request, feel free po na mag-text sa ating hotline 0920-593-0336. At sa ating pong mga ka-life na nakasubaybay sa ating Facebook Live, huwag po kayo mayang mag-chat, mag-comment ng inyong song request at pa-shout out. Yan, binabati po natin ang ating mga ka-life na nakasubaybay sa ating Facebook Live, kay Sister Violi Arciga, Sister Irene Manhon, Sister Norms Armendez, gain din. Binabati din natin si Elder Erlin Dadario, isang pinagpalang hapon po. At gain din sa mga ka-life natin na nakasubaybay sa ating, sa kani-kanilang mga radyo. Sana po ay samahan niyo po kami hanggang alas 5 ng hapon. Glory to God. Let there be
praise. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand, start to fall, and all those lonely roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. Well, there was Jesus. In the way, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. For this man who needs a man to kind of forgiveness at a price I couldn't pay. Perfect soul, I thank God every day. Well, there was Jesus. There was Jesus. In the way, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, shadows of the alleys. There was Jesus. In the fire and the furnace. There was Jesus. Always is and always was. No, I never walk alone. Let there be praise. Such an awesome God, so holy, so wonderful, such an awesome God, so sad.
Choose Life Radio. We promote good values. We advocate good social life. We advance knowledge. We keep you updated. We proclaim godly ways. And we encourage you to be the best of who you are. Because at Life Radio, we care. Listen to Life Radio. Life Radio. Your life, your radio. Gusto ko si tatayo natin bahay yung bubong kulay yellow-green. Nako, maktay tayo dyan. No problemos, amigo. Dahil kung makulay na yerong kailangan mo, QRV, Roofing Materials Trading ang tutulong sa'yo. Available ang mga yerong iba't ibang kulay, iba't ibang disenyo. Tile span, rib type long span, corrugated, spandrel, curved roof, stainless plain sheet, at steel deck. Nagtutupi ng iba't ibang banded accessories tulad ng gutter, ridge, roll flashing at marami pang iba. Visit their office at Maharlika Highway, Barangay Canlurang Mayaw, Lucena City or contact 0919-004-3850 or visit their FB page, QRV Roofing Materials Trading. Magandang araw mga kababayan! Naghahanap ba kayo ng quality at affordable appliances? Come and visit Imperial Appliance Plaza. May bagong bukas na branch sa Maharlika Highway, Barangay Ibabang Dupay, Red V, Lucena City. Ha? Ibabang Dupay, Red V? Yes, Mars! Sa Barangay Ibabang Dupay, Red V. At ganun din, may isa pang branch sa Merchant Street, Barangay 4, Lucena City. Mayroong malaking showroom at madaming pagpipili ang appliances with ample parking space for your convenience. Halina at magtungo sa Imperial Appliance Plaza, ang number one suki ng bayan. Shop at Imperial Appliance Plaza. If gusto mong mag-aral, magtrabaho o magbakasyon sa Australia pero hindi mo alam kung paano magsisimula, may mga expert na willing kang gabayan every step of the way. Apply with confidence. Apply with Rouse. Rouse Visa Consultancy. Ang Rouse Visa Consultancy ay pinangungunahan ni Attorney Ray Aquino, isang registered migration agent with MARN number 1279638. Kaya siguradong legit ang lahat ng transactions mo. Mula sa paghahanda ng mga documents hanggang sa makalapat ang mga paa mo sa Australia, aalalayang ka nila. Kaya tawag o text na sa 0968-594-6525 o sa landline number 322-5665. Area code
0942. Apply with confidence. Apply with Rouse. Rouse Visa Consultancy. May problema sa mata? Nako! Huwag nang hayaang lumalayan! Bago mahuli ang lahat, punta na sa iTech Design Optical Center. They offer complete eyeglasses at a very affordable price. Meron din silang special lenses gaya ng transition, progressive transition at multi-coated lens. You can get it in just few minutes! Bukas sila mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Main Branch, Quezon Avenue number 63, Barangay San Diego, Zone 2, Tayabas City, in front of UCPB. Branch 1, Unit C, Ground Floor, PNN Building, Merchant Street, Lucena City. Branch 2, number 19 Quezon Street, Santa Catalina, Pagbilao, Quezon, in between City Hall and Public Market. For more information, mag-text or tumawag sa 0967-267-1791 at 0967-423-3632 or 0918-547-7465 and look for Miss Ara or Sir JR. iTech Design Optical Center. Your eyes, your sight, our priority. They also have fashionable contact lenses. Ito ang DZAT 1512 kHz Live Radio, ang pinakamalakas na AM radio station sa Southern Tagalog Region. Life is a journey full of ups and downs. Life can be so good. Some situations can be gloomy. And I'll praise you in this storm. Some are filled with happiness. In whatever situation you may be in, just trust in the Lord and let there be praise. Let there be praise. Jesus.
darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name. Let there be praise. Kayo'y patuloy na nakikinig sa programang Let There Be Praise, Let's Glorify God Through Songs of Praises. At sa ngalan po ni Sister Zara, ako pong inyong patuloy na nakakasama, Sister Jael. At ang oras po natin, 4:09 na ng hapon. Glory to God. Ang isa po sa awit na ating napakinggan ay ang awiting I Speak Jesus. At ang awiting ito, mga minamahal, makikita natin na ang nagpapahayag ng kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya gaya ng mga naunang mananampalataya, nawa sa ating panahon ay patuloy nating ipahayag ang kadakilaan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Lalo na po sa panahon na gaya nito, na tayo ay, sabi nga ng sanglibutan, nasa panahon ng pagtitika, huwag nating kalimutan na ipahayag yaong dakilang pag-ibig na ating naranasan mula sa sakripisyo at pagtitiis na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ito'y maging daan din naman upang ating maibahagi ang kaligtasan na ating tinanggap mula sa Kanya. Glory to God. Ating pong binabati ng isang pinagpala at maligayang pakikinig ang ating mga ka-live, Sister Norms Armendez, Sister Violi Arciga, Sister Mel Gahon, Sister Juvelin Resplandor, Sister Sherwin Jane Manuel, gayon din binabati din natin Sister Lani Mercado, Sister Annie Dikdikan, Brother Isidre Cablanca, Sister Esther Pizarra, Sister Jenny Harin, Brother Jerry Tapnio, Sister Vanessa Gregorio, kayin din kay Sister Ann Patron, maging kay Sister Annabel Riza, at maging kay Brother Jose Alejandro, at gayin din kay Sister Veronica Simbi. Binabati din po natin ang isang pinagpalang pakikinig ang ating mga ka-life dyan sa General Luna, sa Madera Family, Amido Family, Fuentes Family, at Rio Florido Family. Gayun din sa ating mga ka-life dyan sa Isla ng Caluya Antique, kay Nanay Lynette Agustin, at gayun din kay Brother Eman Bautista,
ayun sa ating mga ka-live sa Oriental at Occidental Mindoro, sa Mangubat Family, Gaco Family, Montoya Family, Marinay Family, at gayon din po binabati din po natin ang mga taga Marinduque, ang Macdon Family, Rogelio Family, Mapakpak Family at Mangana Family. Gayon din sa ating mga ka-live sa dakong ito ng Lucena, kay Sir Edwin Cortez, Elder Filipina Baak, Sister Josie Ontivero, Sister Baby and Brother Ray Makabuwag, Sister Christina Tadiosa, Sister Vilma Talentino, Sister Angela Salceda, Brother Estong and Sister Mila Clamor, kay Sister Feli Ramos, Sister Volet Armando, Sister Arlene Santiago, Brother Leo Bolilla and family, at gayon din kay Sister Mabel Constantino at kay kay Nanay Rosy Caperena. Binabati din po natin ang mga taga Candelaria, kay Sister Emily at Brother Bert De Vera, at kay Sister Clarissa at Yenza. Kayin din sa mga taga San Juan, Batangas, kay Sister Michelle, kayin din kay Sister Pasing, at kay Sister Baby Trisha De Torres. Maging kay Brother Meloin, dalawang bayan, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa inyo. Lalo na po sa mga ka-life natin na walang sawang nakasubaybay at laging nariyan upang kami ay samahan sa himpilang ito simula alas 4:30 ng madaling araw hanggang sa mga sandaling ito ay nariyan. Sana po ay hanggang mamayang alas 10 sa ating sign-off ay huwag po kayong maglilipat ng istasyon na inyong pinakikinggan. Glory to God. At tayo po'y magpapatuloy gaya po ng ating pinag-uusapan dahil ngayon ay Holy Tuesday, ay binabalikan po natin o sinasariwa ang ilan sa mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Glory to God. At kanina nga po ang dalawang ating tinalakay ay ang kauna-unahang himala na ginawa ng Panginoon, ang tubig na ginawang alak, at ang pangalawa po na himala ay yaong sa kapitan ang atang kanyang alipin sa dako ng Capernaum. At ngayon naman po tatalakayin din po natin ang isa pa sa himalang ginawa ng Panginoon, ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Ayan. So ito po ay nangyari din sa lawa ng Galilea, sa lawa ng Tiberias. At nang malaman ng mga tao na siya ay naroon, ay agad siyang sinunda ng mga ito sa pagnanasa na sila ay maturuan ng ating Panginoon. At sumapit na nga po ang hapon at marami sa kanila ay nakakaramdam na ng gutom. Pero dahil nga po sila ay nasa bahagi ng lawa, ay wala pong mabibilhan doon ng pagkain. At kahit meron man ay napakalayo po. Kaya inutusan niya ang kanyang alagad na maghanap kung sino yung may baong pagkain. At doon po ay naroon ang bata. At isa sa kanyang mga alagad na si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, ay nagsabi sa kanya, mayroong isang batang lalaki na may 5 tinapay na sibada at 2 maliit na isda. Kaya yung kanta po, di ba, yung 5 tinapay at 2 isda ibinigay ng bata. Ayan, so para bumalik tayo sa ating Sunday school nung tayo ay mga cadets pa, di po ba? Isa ito sa mga laging kwenekwento ng mga Sunday school teachers sa mga cadets. Ayan, so dito po sa kwentong ito ay makikita natin na itong 5 tinapay at 2 isda ay nang basbasan ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, ay at kanyang pinagputol-putol ay naging sapat doon sa mga tao na naroon. At sila ay, at lumabis pa, sabi sa verse 12, nang sila ay mabusog, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ipunin ninyo ang mga lumabis na bahagi upang hindi masayang. Inipon nga nila ang mga lumabis, nakapuno sila ng 12 bakol ng bahaging mula sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa mga kumain.
Kaya makikita po natin dito na God, ang Panginoon ay great provider. Kaya nga sabi po, di ba, Jehovah Jireh. Siya ay pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, dapat ay hindi natin pag-alinlanganan yung mga bagay na kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Di po ba? Sabi nga, yung mga isa dun sa playlist natin kanina, His Eyes is on the Sparrow. Kung paanong yung mga ibon sa parang ay hindi pinababayaan ng Panginoon na magutom. Lalo na po tayo na tao na special na kanyang nilikha. O, diba? Wala namang ibon na nalaglag mula sa langit dahil sa sobrang gutom na nararamdaman ito. Tayo din, lalo na tayo bilang tao, higit tayong ipinagmamalasakit ng ating Panginoon. Kaya doon sa kalagayang walang-wala, kayang magbigay ng Diyos at maglaan ng higit doon sa bagabagay na ating inaasahan. Glory to God. Kaya walang dahilan para tayo ay, kumbaga, ay mag-alinlangan doon sa magagawa ng ating Panginoon. Ang pang-apat po ay itong himala na kanyang ginawa sa Bethsaida, ang pagpapagaling sa lalaking bulag na taga Bethsaida. Ang Panginoon ay pumunta sa Bethsaida at kanilang dinala sa kanya ang isang lalaking bulag. Ipinamanhik nila sa kanya na siya ay hipuin ni Jesus. Sa paghawak ni Jesus sa kamay ng lalaking bulag, kanyang inakay siya palabas sa nayon. Niluroan niya ang mga mata ng bulag at pinatong ang kanyang kamay sa kanya at tinanong sa kanya ni Jesus, "May nakita ka bang anuman?" Pagtingala niya ay kanyang sinabi, "Nakikita ko ang mga tao na parang mga punong kahoy na lumalakad." Muling ipinatong ni Jesus ang kamay niya sa kanyang mata at muli siyang pinatingala. Siya ay napanauli at malinaw niyang nakikita ang lahat ng mga tao. Pinauwi siya ni Jesus sa kanyang bahay na sinasabi, "Huwag kang papasok sa anumang nayon at huwag mo itong sasabihin sa kanino man." Kaya ito po yung mababasa natin sa Book of Mark, Chapter 8, verses 22 to 26. Kaya dito natin makikita yung lalaking bulag ay nakakita dahilan sa habag ng Panginoon sa kanya. Kaya nang siya ay hawakan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon ay kanyang naranasan. Bagamat hindi lamang po ito ang bulag na pinagaling ng Panginoon, kahit yung lalaki na isinilang na bulag ay pinagaling din ng Panginoon yung sa John chapter 9 verses 1 to 38. Di po ba meron doon isang lalaki na isinilang na bulag at siya rin naman ay pinagaling ng Panginoon dun sa kanyang kalagayan. Siya rin ay nakakita. At hindi naniniwala yung mga Pariseo na ang Panginoon ang gumawa noon dun sa lalaking yaon. Sa pamamagitan lamang ang kanyang ginawa ay nilagyan niya, kung itong lalaki sa Bethsaida ay hinawakan niya ang kamay, ito namang lalaki na isinilang na bulag ay nilagyan niya ng naglagay ng putik sa mata, di ba? At siya ay nakakita. At hindi naniniwala yung mga Pariseo doon sa ginawa ng Panginoon doon sa lalaki. Pero dahil doon sa pagsisisi ng lalaki na yon ay pinagaling siya ng ating Panginoon. Kaya kahit doon sa bagay na parang mahirap makita o hindi natin mapapaniwalaan, ito ay kayang gawing posible ng ating Panginoon. Kaya maaaring sa mga pagkakataong ito, meron tayong mga dinaranas na mga iba't ibang mga karamdaman, meron tayong mga pagsubok na pinapasan, lagi nating makita at panghawakan ang higit na makapangyarihang magagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin.
At sa gayong paraan, mga ka-life, higit na gagawa ang Panginoon sa ating buhay. Glory to God. Binabati po natin ang isang pinagpalang hapon, Sister SP Basa, gayon din Sister Telly Batin. Isang pinagpalang pakikinig po sa inyo, gayon din sa ating mga ka-life sa dako ng Tayabas, Quezon, sa Grimaldo family, Cadaves family at Duhelio family. Gayon din sa Gliane family, Amparo family at Liam family. Binabati din po natin si Brother Juan Salvador, gayon din ang mga ka-life natin sa Cota Lucena, ang Orejenes family, kay Brother Larry, Sister Ayan, Brother Mark Larry, at Sister Rosalina. Gayun din sa ka-life natin dyan sa Malay Aklan, lalong-lalo na po kay Sister Mary Jen Castillo. Gayun din sa Kasipit family at sa Arasas family. Isang pinagpalang pakikinig po sa bawat isa at nawa po sa ating mga napapakinggang kwento o nababalikang mga himala na ginawa ng Diyos ng ating Panginoon ay patuloy tayong maakay upang higit na magtiwala at manampalataya sa Kanyang higit at malaking magagawa. At sa mga pagkakataong ito, mga ka-life, patuloy po tayong magpe-play ng mga Christian music. At nawa po ay patuloy niyo po kaming samahan hanggang sa pagwawakas ng programang ito. Let there be praise! Oh,
Let there be praise. Bye.
Let there be praise. Why choose Life Radio? We promote good values. We advocate good social life. We advance knowledge. We keep you updated. We proclaim godly ways. And we encourage you to be the best of who you are. Because at Life Radio, we care. Listen to Life Radio. Life Radio. Your life, your radio. Gusto ko si itatayo nating bahay yung bubong kulay yellow-green! Nako, paktay tayo dyan! No problemos, amigo! Dahil kung makulay na yerong kailangan mo, QRV Roofing Materials Trading ang tutulong sa'yo. Available ang mga yerong iba't-ibang kulay, iba't-ibang disenyo. Tile span, rib type long span, corrugated, spandrel, curved roof, stainless plain sheet, at steel deck. Nagtutupi ng iba't-ibang banded accessories tulad ng gutter, ridge, roll flashing, at marami pang iba. Visit their office at Maharlika Highway, Barangay Canlurang Mayaw, Lucena City, or contact 0919-004-3850 or visit their FB page, QRV Roofing Materials Trading. Magandang araw mga kababayan! Naghahanap ba kayo ng quality at affordable appliances? Come and visit Imperial Appliance Plaza. May bagong bukas na branch sa Maharlika Highway, Barangay Ibabang Dupay, Red V, Lucena City. Ha? Huh? Ibabang Dupay, Red V? Yes, Mars! Sa Barangay Ibabang Dupay, Red V. At ganun din, may isa pang branch sa Merchant Street, Barangay 4, Lucena City. Mayroong malaking showroom at madaming pagpipili ang appliances with ample parking space for your convenience. Halina at magtungo sa Imperial Appliance Plaza, ang number one suki ng bayan. Shop at Imperial Appliance Plaza. May problema sa mata? Nako! Huwag nang hayaang lumalayan! Bago mawala ang lahat, punta na sa iTech Design Optical Center. They offer complete eyeglasses at a very affordable price. Meron din silang special lenses gaya ng transition, progressive transition at multi-coated lens. You can get it in just few minutes! Bukas sila mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Main Branch, Quezon Avenue No. 63, Barangay San Diego, Zone 2, Tayaba City, in front of UCPB. Branch 1, Unit C, Ground Floor, PNN Building, Merchant Street, Lucena City. Branch 2, No. 19 Quezon Street, Santa Catalina, Pagbilao, Quezon, in between City Hall and Public Market. For more information, mag-text or tumawag sa 0967-267-1791 at 0967-423-3632 or 0918-547-7465 and look for Miss Ara or Sir JR. iTech Design Optical Center. Your eyes, your sight, our priority. They also have fashionable contact lenses. Ito ang DZAP 1512 kHz Live Radio, ang pinakamalakas na AM radio station sa Southern Tagalog Region. Life is a journey full of ups and downs. Life can be so good. Some situations can be gloomy. And I'll praise you in this storm. Some are filled with happiness. In whatever situation you may be in, just trust in the Lord and let there be praise. Let there be praise. Everybody falls sometimes. Gotta find the strength to rise from the ashes and make a new beginning.
you're stronger, stronger than you know. Don't you give up now, the sun will soon be shining. You gotta face the clouds to find the silver lining. I've seen dreams that move the mountains. Hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen. Silent prayers get answered. Broken hearts become brand new. That's what faith can do. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Kayo po'y patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa programang Let There Be Praise. Let's glorify God through songs of praises. Ang awiting atin pong napakinggan ay ang awiting That's What Faith Can Do. Glory to God. At patuloy po tayong magpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat hanggang sa ating panahon ay tunay na nahahayag ang kadakilaan ng kapangyarihan ng nagagawa ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya naman walang dahilan upang tayo ay mag-alinlangan doon sa mga dakilang bagay na maaaring gawin ng Diyos sa ating buhay. Glory to God. At sa mga pagkakataong ito, mga minamahal, yamang ngayon ay 4:43 na ng hapon, atin na pong tutunguhan ang ating life reflection. Life reflection. Each day is a blessing from God, and each day should be a chance to appreciate His kindness. Give time to see His goodness
and reflect yourself here in Life Reflection. John 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Juan 10, talatang 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Purihin ang ating Panginoon. Ang talatang ito ay tunay na naranasan ng bawat isa sa atin nang tayo ay masumpungan ng salita ng Diyos, nang ating tanggapin ang salita ng Diyos, ito'y ating sinampalatayanan, ay nakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Salamat sapagkat mayroong Diyos na umibig sa atin. At dahilan dun sa kalakhan ng pag-ibig ng Diyos, mayroong Panginoon na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran yung ating kasalanan at maging katubusan ng bawat isa sa atin. Kaya naranasan natin hindi lamang yung buhay na masagana, kundi lalong higit yung mapalad na pag-asa na mula sa ating Panginoon. Sapagkat aanhin natin ang masaganang buhay dito sa sanglibutan, kung tayo naman ay mapapahamak. Aanhin natin, maaaring ang kayamanan ay totoong, sabi nga, ay makapangyarihan sa sanglibutang ito, ngunit aanhin natin ang kayamanang ito kung ang ating kaluluwa ay mapapahamak. Ngunit salamat sapagkat hindi inibig ng Diyos na gayon ang mangyari sa atin, kundi kahit na ito ay nangangahulugan na ang buhay ng Panginoon ang kapalit, ang Panginoon ang magdurusa doon sa krus ng Kalbaryo, ay inadya niya, ipinahintulot niyang mangyari upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, ang kaligtasang ito na mahal ang bayad, ang dugo ng Panginoon ng bayad ay naway ating ingatan. Sapagkat kung meron man tayong kayamanan na nararapat na pakaingatan, ay ang buhay na walang hanggan na inihandog sa atin ng ating Panginoon. Glory to God. Kaya ito po ang ating life reflection. John 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have to the full. Glory to God. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Kahit gustuhin man po natin na pag-aralan o pag-usapan ang mga himala na ginawa ng ating Panginoon, ay hindi na po ipinahihintulot ng ating oras. Basahin po natin ang isa sa mensahe ng ating texter. Mapagpalang hapon po, Sister Jael, at sa kabuuan ng mga staff ng Let There Be Praise, gayon din sa mga tagapakinig ng programang ito. Ang akin pong song request ay Thank You Jesus for the Blood ni Charity Gill. Glory to God. At kung po kayo mag-alala, ito po ipapahabol natin sa natitirang minuto ng ating oras sa mga pagkakataong ito. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama sa programang ito, at sa araw po ng bukas ay muling magbabalik si Sister Zara para po kayo ay paglingkuran sa programang ito ng Let There Be Praise. Glory to God. Isang pinagpalang hapon po, pagpalain po tayo at patnubayan ng ating Panginoon. Let There Be Praise! No one else
curtains close behind. There's no pretense, I'm all alone.